Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaluwalhatian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinusulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya ay sinunggaban nila at hiniharap sa Sanhedrin. At nagarap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.
Kahit ako ay usigid labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo ay mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangaki, ako naman ay mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako ay maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabali. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinaina nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan po kayo dito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon magkaing hindi nasisira at nagbibigay ng walang hanggan, buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus.
ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Esteban ay isa sa pito na inordinahan ng mga apostol na mga siwa sa pagbibigay ng pagkain sa mga Kristiyanong nagsasalita ng Griego. Isa siya sa mga diakono. Pero si Esteban ay hindi lang nanatiling tagabigay ng pagkain. Siya ay nagsasalita din at nagpapahayag tungkol kay Jesus. At dahil sa siya ay nagsasalita ng Griego, kaya ang nakakausap niya ay mga Hudyo na mga dayuhan sa Jerusalem, na sila ay nagsasalita din ng Hudyo at kabilang sila sa isang sinagoga ng mga dayuhan, ang sinagoga ng mga pinalaya. Ang mga pumupunta roon ay taga-Asia, ay taga-Pamphylia, ay sa ibang mga lugar na hindi taga-Jerusalem. At pinatunayan ni Esteban sa kanila na si Jesus ang inaantay ng mga Hudyo. Siya ang Mesiyas. At magaling siyang magsalita na napapatunayan sa banal na kasulatan. At hindi siya matalo ng ibang mga Hudyo sa pakikipag-usap, sa pakikipag-debate tungkol kay Jesus. Kaya ang ginawa ng mga Hudyong ito ay gumawa ng mga storya, ng intriga, siniraan si Esteban na siya daw ay nagpapahayag ng isang si Jesus na nagsabing sisirain ang templo, na babaguhin ang kaugalian ng mga Hudyo. At nagalit yung mga tao dahil sa pag-iintriga nila at kinaladkad si Esteban sa harap ng Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo sa Jerusalem. Dito po nakikita natin na natutupad na ang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus na kayo'y dadalhin sa mga pinuno, sa mga hukom, na kayo ay lilitisin dahil sa aking pangalan. Nangyari yan kay Esteban. At ang nangyari kay Jesus ay nangyari din kay Esteban, na siya ay sinisiraan, inaakusahan. At ang akusasyon pa sa kanya ay tungkol kay Jesus. Hindi ba ganun din si Jesus? Siya ay dinala din sa Sanhedrin, dinala din kay Pilato na sinisiraan, na nagkakaroon ng mga false witnesses, no, na nagsasabi na siya daw ay binabago niya ang kanilang kaugalian. Kaya nakikita na po natin na nangyayari sa mga Kristiyano ang sinabi ni Jesus at nagagaya ng mga Kristiyano ang nangyari kay Jesus. Kaya dito po sa aklat ng mga gawa, ipinagpapatuloy ang gawain at buhay ni Jesus sa pamamagitan na ng simbahan. Kaya ito ang continuation ng mga ebanghelyo. Sa ebanghelyo nakalagay ang istorya ni Jesus, sa aklat ng mga gawa ang istorya ng simbahan. At ang istorya ng simbahan ay kaugnay sa kwento ni Jesus. Tinutupad ng simbahan ang sinabi ni Jesus, at ang nangyari kay Jesus ay nangyayari din sa simbahan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay kadugtong sa narinig natin ng mga nakaraang araw na nagpakain si Jesus ng higit na 5,000 sa mga tao at nabusog sila. Kaya hinahanap-hanap nila si Jesus at natagpuan siya sa lungsod ng Kapernaum, sa ibayo ng lawa.
Ngunit binisto sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, sinahanap-hanap niyo ako, hindi dahil sa naniniwala kayo, hindi dahil sa kababalaghan na ginawa sa harap ninyo. Hinahanap-hanap ninyo ako kasi kayo'y nabusog. Sa totoo, ang hinahanap nyo ay pagkain. Gusto nyo naman uling pakainin ko kayo. Kaya maganda po ang sinabi ni Jesus, maghanap kayo. Hindi ng pagkain na ngayon kayo na ibusog, bukas ay gutom na naman kayo. Maghanap kayo ng pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, maganda po ang paalaala ni Jesus, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Totoo, maraming mga tao ay nagugutom. Kaya nga, natutuwa tayo kapag may ayudang dumadating, may tulong na dumadating. Pero habang tayo ay gutom sa ating tiyan, dapat din natin pakainin ang ating kaluluwa. Nagugutom din ang ating kaluluwa. Kaya maghanap tayo hindi lang ng pagkain para sa ating tiyan, ngunit pagkain para sa ating kaluluwa. At iyan po'y naibibigay sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsisimba natin, pagtatanggap ng komunyon. Kailangan din po natin yan. So yan po, sinabi ni Jesus, wag lang ng pagkain sa ating tiyan, ngunit pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, tumaas na ang level ng discussion. Hindi na lang tinapay ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay material na na pangangailangan. At sino ang magbibigay ng tinapay na ito, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ay si Jesus, ang anak ng tao. Kaya tuloy na itanong ng mga tao kay Jesus, at magandang tanungin din natin dito, ano ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Ano ang dapat naming gawin upang sundin ang Diyos? Sana po nagtatanong din tayo ng ganyan. Napakarami pong pwedeng gawin sa mundo. Pero ano ba yung gusto ng Diyos? At paano natin gawin ang gusto ng Diyos? At maganda ang sagot ni Jesus. Ang sagot ni Jesus, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. At sino ang sinugo ng Diyos? Si Jesus. Manalig kayo kay Jesus. At ang simbahan, ipinagpapatuloy niya ang gawain ni Jesus. Kaya pati ang simbahan ay sinugo ng Diyos. Manalig kayo sa simbahan na nagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Sana po pakinggan natin itong salita ni Jesus. At mapapakinggan natin yan kung nasa isip natin, nasa puso natin, nagtatanong din tayo. Anong dapat natin gawin upang gawin ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos? Ang gusto niya ay pananampalataya, pananalig kay Jesus at sa mga taong pinapadala ni Jesus. Na ngayon, yan po ang simbahan. Makinig po tayo. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagkain na magdadala sa buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo. Ang Diyos ang malamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at sabihin natin sa bawat dasal, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon.
ang simbahan nawa ay pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, nawa ay matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, nawa ay makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, nawa ay makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Sa konting katahimikan, ipagdasal natin ang sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip
ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang, Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng bumbo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa ay magpapakumpisal po ako dito sa kabila, no, sa baptismal room natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.